Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano ayusin yung sirang wall clock. Okay, disclaimer lang guys, I'm not a technician or what. Nag-search lang din ako about this, so trinay ko lang din sa sira naming wall clock. So ayun, gusto ko lang din share sa inyo. And now, first, tinanggal ko yung sa likod part ng wall clock, dun sa may baterya niya. So, dahil mahirap siya tanggalin, ginamitan ko siya ng screwdriver na maliit. Ayan. Nakikita niya naman na po siya sa video is natatanggal na po siya. Ayan. Ayan po siya. Yan po yung dapat tanggalin niyo muna para... Para i-open po natin yan. Ayan. Sa side niya. Sa left and right niya part. And yan po yung sa loob ng... Okay. Ayan. Ayan, na-open na po natin siya yung sa likod part ng wall clock. Which is yung sa amin kasi, yung problema kasi ng wall clock namin, basa. Madaming oil. So, ayan po yung mga gamit niya. Ito po siya, yung una. Una natin tatanggalin. Yan, alisin po natin siya isa-isa para malinisan po natin siya or at the same time mapunasan. Sa amin kasi noon, nung una namin ginagawa, sinalagyan lang namin po siya ng oil. Akala po kasi namin is dahil yun nga nag-i-stick yung sa may second part niya, second hand niya. So, akala namin ang kailangan lang is oil. Ayan pala, hindi. Ayan, kumuha ako ng... Ano ba yan? Nakasayan? Cotton. Cotton pods. Ayan, cotton pods. Yun siya yung pinampunas ko doon. Part. Pinalik ko na po. Ayan. Ko alam ko anong tawag dyan eh, yung sa maliit na yan. Pero yan yung nag-tok-tok-tok dyan part. Umaya. Ayan, bago nyo pala, itest nyo po muna, yan, if gagana. Bago nyo i-open yung pangalawa na nasa loob niya. Okay, nilagyan ko na po siya ng battery. So, as of now, dun po sa video, parang walang nangyayari, right? So, titingnan natin. Minikot ko yung battery kanina. And, ayan. Ayan, okay na po siya. Kasi, na-loose lang doon part sa may... Ayan, nakikita niyo po ba yan? Yung ikot niya. Meaning, okay na po siya. Huwag niya na po i-open yung doon part sa may dulong-dulo niya. Next na ipunasan ko na po is yan po part. Yung mga iba niya na pong paikot effect. Ganers. Yan yung mga pang second hand. Minute hand and arse hand. Yeah. Sana mag-gets niyo ako. And ngayon, ibabalik na po natin siya. Ito po yung una nating tinanggal nun. Ay, nung last pala, last na part na tinanggal natin. Siyempre, siya yung una pa nating lalagay. Ayan. Nakikita niyo po ito, guys. Oh, umiikot na siya.
Meaning, okay na po yung wall clock natin. Ayan. Okay? Umikot na yung second, yung minute, same time, syempre, yung malaki yun yung hour. Oh, kita nyo ba, guys? Ayan na po siya. Meaning, okay na po ang ating wall clock. Ito po yung sa DIY daw. Ito yung sirang wall clock, pero naayos na po natin siya. Yan. Ibanilik ko na po yung sa likod niya part. Alam nyo guys, nag-search lang ako about this and trinay ko lang din. Kaya kayo guys, kung may sira kayong wall clock dyan, try nyo lang din. Malay nyo, di ba? Magawa nyo rin. Same time, maayos nyo rin. And now, kukunin ko na yung second, minute, and hour hand niya. Ginamit ko pong pang open is yung maliit na screwdriver. Ayan, tinatanggal-tanggal ko lang po yung mga screw niya. And, tsinan, charot. Ayan, ayan po yung mga hands ba? Parang hand kasi tawag nila sa amin dito eh. Hand. So, ayan yung mga second minute tapos yung R. Ayan, ibinalik ko na po. Ilagay ko po siya din. Part. Sorry guys kung hindi makita yung kamay ko kasi. Ayan, nakikita niyo pa sa video. Okay na po siya. See? Try niyo na rin to sa inyo guys. Malay niyo, di ba? Maayos niyo yung sira niyong wall clock. Ayos. And the next vlog is, ayan. Paano ko ginawa ng ganyan ang sirang wall clock? Ginawa ko po siya ng maayos at the same time, iniba ko siya. Parang katulad ng binibenta sa Shopee. Right? If you like this video, please click the subscribe button and notification bell para ma-notified ka sa mga future videos na i-upload ko. And don't forget to click like and share. And mag-comment ka na rin sa ibaba kung may request ka or feedback about sa ginawa kong DIY video. Thank you! Bye-bye!